Hello. At pag-usapan naman natin ngayon ang IELTS RPL or Recognition of Prior Learning Form 4. Ang RPL form ay isa rin sa mga prerequisite ng learner's presentation portfolio para maging valid ito o matanggap ito para makapag-take ka ng ANA exam at makapasa at matapos ang IELTS. So pag-usapan natin ang IELTS RPL Form 4. Nasa pangalan nito ang recognition of prior learning dahil naniniwala ang IELTS na hindi zero knowledge o walang alam ang mga IELTS learner na nag-e-enroll sa programa. Dahil nakapag-aral na ang iba sa formal school, natigil lamang sila, meron na silang alam ng mga competency o mga kasanayan na pwede nang hindi i-priority sa pagpasok nila sa IELTS dahil alam na nila ito. Paano ba sagutin ang IELTS RPL Form 4? Ito ang itsura ng RPL Form 4 na matatagpuan sa iyong learner's packet. So tignan lamang ito sa page 19 ng iyong learner's packet o ng iyong folder. So makikita dun sa header niya sa taas ang IELTS RPL Form 4. So nandun sa may upper right corner yan ng iyong form. Kung mapapansin natin, dito sa ating IELTS RPL Form, meron siyang instruction. So pansinin natin ang legend sa RPL Form 4. Ang legend na to ay merong A, B, C, at D. Para sa A, ang nakalagay, I can do this well. May sapat akong kakayahan na gawin ito. So alam na alam mo nang gawin yan. B, I can do this but I want to learn more. May kakayahan akong gawin ito, ngunit nais ko pang matuto. So medyo familiar ka na pero gusto mo pang mas matuto dyan. C, I want to learn to this. So gusto kong matutunan kung paano ito gawin. So ito, wala ka pa talagang knowledge at gusto mo siyang matutunan. And D, I want to learn this but not now. Gusto mo naman siyang matutunan pero hindi muna sa ngayon. So gusto kong matutunan ito, ngunit hindi pa muna sa ngayon. Ang mga legend na to ay magagamit natin mamaya sa pag-fill up ng ating RPL Form 4. So, tandaan natin yung mga legend na yan, maging familiar tayo dun sa legend na nasa itaas ng ating RPL Form 4 na makikita sa page 9. Pangalawa ay ang RPL Booklet. Ang RPL Booklet ay ganito ang itsura. Humingi kayo ng kopya sa iyong teacher. Bibigyan kayo ng booklet na yan. Medyo maraming pages siya. Paalala lang, ingatan natin at huwag sulatan ang booklet. Ang RPL Form 4 lang ang pwede nating sulatan at sagutan. Ang RPL booklet ay huwag nating sulatan dahil gagamitin pa ito para sa mga susunod na session sa IELTS. Pwede rin humingi ng e-copy, PDF copy, soft copy sa iyong teacher. Kung ikaw ay merong kakayahan na sagutan ito or makita ito sa iyong phone, sa tablet, or sa iyong PC, pwede ka namang humingi ng soft copy sa iyong mobile teacher para hindi mo na hawakan ang booklet ng RPL. Kung mapapansin natin sa RPL booklet, pansinin natin ang mga competency na makikita natin sa booklet. Yung nilalaman ng booklet na mga text na nasa gitna ay ang mga tinatawag na competency. Babasahin natin yan isa-isa. At meron din siyang mga code na makikita sa gilid. Ayan. So sa gilid ng bawat competency may code na 1, 2, 3. So may mga numbers sa gilid. So ito yung katumbas niya. So yung code number 1, ang competency na katumbas niya ay sequence a series of events, at least 3 events using signal words mentioned in the text listen to. So yun yung kanyang corresponding o yung katumbas niyang code, no? Ngayon, gamit ang booklet, magagawa at masasagutan mo na ang iyong RPL form na matatagpuan mo sa iyong learner's packet. So ito ang RPL form, huwag tayong palilito. Ito lang ang pwede nating sulatan at sagutan, ang RPL form. Ang RPL booklet ay magiging katuwang lamang, katulong lamang para masagutan natin ang RPL form. Okay, kunin natin ang ating RPL form at makikita natin doon sa baba, merong table na nakalagay.
dun sa first column natin, may nakalagay code. So, number ng competency na nahanapin natin sa booklet. At merong learning goal A, B, C, or D. Ito ang RPL booklet. For example, nagbasa na tayo. And gamit ang booklet, babasahin natin ang competency. Kapag may competency ka na nagustuhan, tingnan ang code nito at isulat sa RPL form. Example, nagustuhan natin ang isang competency. So, may iba't ibang competency dyan sa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kunwari, nagustuhan natin ang competency na extract information from the text listen to. So, ang code niya ay 7. Tama? So, isusulat natin ang number 7 dun sa ating RPL form. Dahil 7 ang nagustuhan natin, ilalagay natin ang code sa RPL form number 7 dahil nagustuhan natin. Ngayon, kung matatandaan naman natin, meron tayong mga legend na pinag-usapan kanina sa RPL form. Doon sa competency na nagustuhan mo, which is yung competency number 7, anong klaseng gusto mo doon sa competency na yan? Sa legend, I can do this well. So, kung gusto mo yon pero alam mo na siyang gawin, so ilalagay natin doon is A. B naman, I can do this but want to learn more. May kakayahan akong gawin ito, ngunit nais ko pang matuto. So, alam mo naman na siyang gawin, pero mas gusto mo pang matuto at sanayin palalo ang kakayahan na to, lalagay natin is B. So, kung C naman, I want to learn this, di mo pa talaga siya alam at gusto mo siyang matutunan, lalagay natin ay C. At D naman, if I want to learn this but not now, gusto mong matutunan pero hindi sa ngayon, lalagay natin ay D. So, gamit ang legend sa RPL 4-4, tignan ang akma na kahulugan nito para sa'yo. So, kung gusto natin na matutunan nito, may kakayahan naman tayo. Kung alam naman natin siya pero gusto pa nating matutunan or masanay pa to, ilalagay natin is B. So, ang sagot natin sa unang column ay 7B. Okay? Sa pagsagot ng RPL form, pababa ang pagsagot natin. So, ganito ang magiging example or output mo sa RPL Form 4. So, nagustuhan mo ang competency number 1 at A yon para sa'yo dahil I can do this well. Can, lagay natin is 1A, 2B, ayan, pababa tayo. So, competency code, tapos yung legend na akma para sa'yo. And then, pababa yon. Two columns tayo, kapag napuno na siya dito, aakit tayo, pupunoy naman natin yung sa second column, pababa. Dito naman tayo magsasagot. Hindi naman kailangan na punuin ang form na ito. Kung alin lang ang nagustuhan mong competency, ay maaari na yon. Kung naman nagkataon na marami kang nagustuhan at hindi na nagkasya sa form, humingi lamang ng panibagong kopya o ng page 2 sa iyong mobile teacher. So, magaling. Natapos mo ng sagutan ng iyong RPL form, isulat na iyong pangalan at pirmahan ito. Huwag din kalimutan, isulat ang petsa kung kailan mo ito natapos gawin. At ayan, natapos mo na ang iyong RPL Form 4 at hanggang sa muling tutorials.